Lawson, Jose, at Cebu sa mga sakripisong kanilang gagawin para sa pagkataon sa puso ni Johan, Mariel at Nelay, ang mga unfinished business na naibang bahay ni Kuya. Big sacrifices sa palit ng big surprises. Ito ang big harapan na dapat mong pakatutupan sa huling dalawang linggo ng Pinoy Big Brothers Double Up. Gabi-gabi sa ABS-CBN. Sinuloy-tuloy ni Jason ang paglakad sa ikot ng swimming pool kahapon kapag nagawa niyang lakarin ang distansya magmula PBB House hanggang General Santos, malalag siya para kay Melissa. Hindi ka napagod? Pero nung mukhang bored. Maglalakad ka na parang gorilyang buntis na malapit. Malapit na mga anak. Uy, gorilla. Yata ganyan yan. Melissa, tama ba ginagawa niya? Ganito ko, ganito ko. Pagayain mo. Bawal yung ganyan ni Paul. Malapit ka na mga nang malapit ka sa hospital. Pinisahin mo na. Maglakad ka na parang babaeng model na sakang. Sakang! Sakang! Maglalakad ka naman na parang action star na mayabang. Nasaan yung action? Sayaw yan! Di naman action star! Bumaril ka! Maglalakad ka na parang lasing. Ayun na, o. Na karatista. Dagan na, sir! Ang galing! Hindi galing sa mental hospital! Version ni Mommy Cass na isang gorilang malapit na mga anak. Ano yung gagawin, Mommy Cass? Kung ikaw yun. You're so cute, Mommy Cass. Lalo na in love sa iyo yung mga tao dito talaga nga naman. Pero ito na, Mommy Cass, para sa inyo, sino ang hindi mapapabilang sa Big Five? Hirap yan. Hirap. Pero kailangan? Kung hindi si Papa Tibos, mayat. Bakit? Sobrang hirap talaga. Sino na lang ang big winner para sa'yo? Si Melissa. Bakit si Melissa? Dahil siya yung pambasa, lahat yung gusto ng tao. Hindi yung mga sa tao, ikaw, bilang nakilala mo sa loob ng bahay. Masaya siyang kasama, hindi ka mainit sa kanya, at sobrang pakatotoo siya. Parang kami, hindi talaga kami nainit sa'yo, Mommy Cassie. Napakaganda mo talaga. Thank you so much. Baka gusto mo mag-thank you sa lahat ng sumuporta sa'yo, sa lahat ng bumoto sa'yo, now's your chance. Thank you sa lahat ng tao, sa lahat ng mundo, sa tulo ko ng mundo, sumuporta sa akin. Maraming salamat sa mga staff. Thank you so much, Mommy Cass, for your time at saka for sharing your life with us dito sa Pinoy Big Brother Double Up. Maraming salamat. At ngayon naman, pupunta na tayo sa loob ng bahay ni Kuya kung saan binubulat pa rin ang serial killer si Papa Chen. May nag-text! Pero hindi ito si Vice Ganda. Ito ay si Bianca Gonzalez. Sabi ni Bianca, parang may fetish si Kuya sa hairless men. Kasi kung mapapansin ninyo, yung dati, yung binunutan niya ng kilay, meron siya binunutan ng kilay. Tapos, yung Robert, si Robert, diba binunutan ng kilay, tinanggal yung kalahate. Tapos, si John Cass, winax naman yung leg. Tapos, si Alex Bo, ay, babae pa rin si Alex Bo, pero yung kinalbo kaya yun. Tapos, si... Diba? Sila, diba? Yung teens kaya, kung ano nang ginawa dun sa buhok ng mga teens dati. So, may fetish talaga si Kuya sa hairless ng mga tao. Kuya, yung totoo, kalbo ka rin ba? Eto na. Eto naman, may isang housemate na merong sinophobia or fear sa aso. Sino ba siya? Walang da. So, hindi si Melay. May doggy na dumaraw sa loob ng bahay ni Kuya. Amor ang pangalan niya. Lahat na cute lang sa kanya. Kalibad kay Melissa. Ganyan. Melissa, mabait yan. Sige, try mo hawakan. Huwag ang ano. 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 Huwag ang ano.
Ako! Kaya pa naman siya, hindi pasok mo na ngayon. Ito mo yung ano mo, ito mo. Kasi na ang ulo ako at wala lang bunga nga dyan para mo. Amor, meet Melissa. Diyan ang hinintay ni brother. Yan. Tignan mo. Amor! Tignan mo, Melissa eh. Life comes in many shades. You think you know what you got, but still it changes. And life will take you. Oh, di ba? Sabi sa iyo eh. At dahil sa kanyang experience kay Amor, masaya na si Melissa dahil nawala na daw ang takot niya sa aso. Princess, umarang happy kami, Brother Adel. Kasi parang na-test yung aking afraid niya. So, yung afraid niya. Yung takot ko sa aso, parang nakuha ba nawala? Phobia. Oh, phobia. Ngayon, naiintindihan niya na may phobia pala siya sa aso. May naisip ipaintindi sa kanya si Kuya. Alam mo ba, Melissa, na nararamdaman ako hayop? Aso, kung takot ang tao sa kanya. Pero mukhang hindi naiintindihan ni Melissa ang sinasabi ni Kuya. Pakiulit na lang, Kuya. Ano? Hindi ko po alam kung saan upo-upo. Sinasabi ko nga sa'yo, Melissa, na alam ng mga hayop kung kailan sila natatakot sa aso. Teka, teka. Kuya, ako ang naniniso sa sinasabi mo. Alam ng hayop kung kailan sila natatakot sa aso? Alam ng mga hayop eh. Kung kailan ka natatakot sa kanila. Ah, so alam ng hayop na natatakot sa kanila? Oo, dahil malakas ang kanilang sense.